Okay, so next we talk about Fortuitous event. Now, I think Fortuitous event is one of the most interesting topics in obligations and contracts because it sort of is an exemption to a lot of rules, you know, dito sa obligations and contracts. Now, before we discuss yung effects ng fortuitous event in the fulfillment of an obligation, we discuss first yung definition ng fortuitous event. Now, a fortuitous event is an event which cannot be foreseen. Hindi mapo-foresee or hindi mo you cannot hindi mo na naisip could happen. Ano, hindi mo naisip na mangyayari. Or although naisip mo na mangyayari, hindi mo maiiwasan. Ano? So, when we think of fortuitous event, we usually in the Philippines, I don't know. Pero when we think of fortuitous event, we usually associate it with bagyo. But it's not just about bagyo ang fortuitous event, ano? So, in order for us to determine whether a phenomenon is considered as fortuitous event, we look first doon sa ibig sabihin ng fortuitous event. First, there are four requisites of fortuitous event. Una, it is independent of human or the debtor's will. Okay. Now, ang fortuitous event is not something that the person is not dependent. A fortuitous event is not something na nakadepende dun sa debtor. Kumbaga, walang kinalaman yung debtor doon. Hindi siya yung may pakana noon. Ano? Nung event na yun. So let's be very clear about that. Ano? Walang kinalaman si debtor doon sa nangyari. Now, number two, a fortuitous event is something that could be foreseen, could not be foreseen, or if foreseen, inevitable, gaya ano nasabi natin kanina. Hindi mo na foresee, hindi mo na na-expect na mangyayari, or kahit pa na foresee mo, kahit na naramdaman mo nangyayari, hindi siya may iwasan. Hindi mo siya, ano, wala kang magagawa. For example, na-foresee mo na magkakaroon ng, may bagyo, for example, parating, ma-foresee mo na yan kasi meron namang tracking ng mga bagyo. Pero hindi mo maiiwasan yung bagyo unless, you have the technology na itawid yung bagyo elsewhere. Ano siya? Inevitable siya, hindi mo maiiwasan. Kumbaga. Next, number three, and this is a very important element ng requisite ng fortuitous event, ano? It is impossible for the debtor to comply with the obligation in a normal manner. Ibig sabihin, hindi kaya ng debtor because of the fortuitous event na i-fulfill yung obligation niya normally. Okay? Hindi niya kayang normally i-fulfill yung kanyang obligation. And number four, no concurrent negligence on the part of the creditor. Again, yung kanina, yung discuss natin yung negligence. Walang lack of care or ginawa naman lahat ni debtor ang mga lahat ng pwede niyang gawin pero wala talaga siya nagawa. Okay? There is no negligence. Ibig sabihin, walang kapabayaan si debtor in that part. Now, let's say for example, let's think of an event. Bagyo, for example. Okay. Now, ang napag-usapan nyo is I will deliver to you yung i-deliver ko sa iyo yung yung nag-iisang pink na kalabaw namin sa bahay. Okay. Let's see. And then, what happened? Nagkabagyo.
ang ending, namatay si Kalabaw. Baka ba yun? O Kalabaw na pink. Anyway, whatever that is. So, yung Kalabaw na pink, namatay. Now, is yung bagyo ba ay makakonsider natin na fortuitous event? Well, it depends. Ano? Dun sa requisites. Ngayon, bakit nga ba importante itong fortuitous event na to? Because according to the law, no one is responsible. I mean, the debtor cannot no one can be held responsible for a fortuitous event. Wala daw ang mapapanagutin when it comes to fortuitous event. Meaning excused si tao from fulfilling his obligation kung nagkaroon ng fortuitous event. But reserve your questions later kasi there are a lot of reservations here dito sa fortuitous event. Okay. So yung example natin kanina about the pink, nag-iisang pink na kalabaw sa bahay. Okay. Ngayon, is it a fortuitous event? Depende. Let's check the requisites. Una, independent of human or debtor's will. Bagyo. Ginusto mo ba yun? Of course not. Independent yun sa ano. For example, yung magbibigay ng kalabaw, hindi niya kontrolado yun. Hindi niya kagagawan yung bagyo. Second, so check tayo sa requisite 1. Second, could not be foreseen or if foreseen, inevitable. Well, alam mong may bagyo, ano? So, what would a good father of a family, ano ang diligence kaya na required doon sa good father of a family? Well, the diligence required, for example, siguro is hisilong niya yung kalabaw kasi hindi naman pwedeng maulanan yung kalabaw. Or pwede ba? Yes, pwede, pero I mean, to safeguard, to safekeep yung kalabaw, ano? Yun yung what is expected to the person. Pero again, yung bagyo, although na foresee niya yung bagyo, wala naman siya magagawa doon. Or we will give other examples later sa mga unforeseen events naman. So na-foresee niya pero hindi niya maiwasan yung bagyo. Third, kasi hindi naman pwedeng ilihis niya yung bagyo. Next, third. So check tayo sa requisite number 2. Third, impossible for the debtor to comply with the obligation in a normal manner. For example, namatay yung kalabaw. Ano? Imposible namang maibigay pa niya yung kalabaw na yon. Doon sa tao, di ba? Well, hindi niya na mabibigay yung kalabaw. Doon sa ano? Hindi niya na mabibigay yung kalabaw kasi patay na nga. So, hindi niya kaya i-comply yung obligation niya in a normal manner. Check. Okay? Number 4, no concurrent negligence on the part of the creditor. Mahalaga yung negligence na yan because, for example, sinilong mo yung kalabaw, pero wala ka na nangyari kasi sobrang lakas ng bagyo talaga, as in talagang baha. So, namatay siya. In that case, check si number 4. Pero what if, walang ginawa, for example, si tao to make sure na hindi naman ma-harm si yung kalabaw. Ma-harm yung kalabaw in the process. Example, alam niyo bumabagyo pero hinayaan pa rin niya nakapastol dun sa field yung kalabaw. There's no attempt na ilikas yung kalabaw. Well, on that part, may negligence doon. So, check ba si number 4? No. So, if may kulang dyan sa requisites na yan, it cannot be considered as fortuitous event, meaning, hindi siya excused from fulfilling his obligation. Kumbaga, may obligation pa rin siya to give, to ano,
Kung wala, hindi niya kaya, magbibigay siya ng damages. Ano? Pero again, if pala nun, if hindi niya makafulfill yung obligation, well, damages ang pwede. Pero since negligent siya, kailangan niyang, hindi ito makakonsider as fortuitous event. Now, what if, ganito naman, pangalan nun, yung kalabaw, same kalabaw, same pink kalabaw na nag-iisa, pangalan nun, karoon ng earthquake, ano, nag, paano to? Naglumindol. Bumukas yung lupa, ganyan, and then nalaglag si kalabaw. Okay. Independent of of the debtor's will, yes. Wala kang hindi mo naman kagagawan yung pangalan nun, yung earthquake, right? Next. Could not be foreseen or if foreseen inevitable. In this case, an earthquake, you cannot foresee that. Hindi mo maiisip yan. Kasi wala namang taong capable of predicting kung kailan magkakaroon ng earthquake. Okay? It is not foreseen. For example, at number 3, it is impossible for the debtor to comply with the obligation in a normal manner. For example, nalaglag sa crack ng lupa yung kalabaw, mabibigay mo pa ba yun? Of course not. So, number 4, no concurrent negligence on the part of the creditor. You cannot foresee, hindi mo nga na-foresee. Paano ka magkakaroon ng, standard of care, di ba? So, in that case, check tayo sa number 4. So, is that a fortuitous event? Well, yes. Okay? So, let's go to yung types of fortuitous events. Now, a fortuitous event can be an act of man. Pwedeng tao ang may kagagawan. Pero again, walang kagagawan dapat yung debtor doon, ha? Wala dapat contribution si debtor doon. For example, war is gera, fire, sunog, robbery, ninakaw, or murder, etc. And acts of God naman ay yung mga natural na risk or natural na hazards like earthquake, flood, rain, or shipwreck. For example, naubog yung barko, mga ganun. Those can be considered as fortuitous events. Now, what if nagkasunog? Okay. Nagkasunog pero kagagawan ni debtor. Para sunugin ko kaya to, para hindi ko i-fulfill yung obligation ko. Question, is that a fortuitous event? No. Hindi na siya mako-consider na fortuitous event in a sense na hindi ma-excuse si debtor from fulfilling his or her obligation. Okay? What other things do we need to know dito about fortuitous events? Yeah. In fortuitous event, hindi covered ng fortuitous event ang generic things. Remember, hindi covered ng fortuitous event ang generic things. Why? Okay. For example, may nagkaroon ng fortuitous event, nasunugan ka. Pero ang obligation naman, magbayad ng utang. Okay. May kinalaman ba yon in any way doon sa sunog? You can always replace money, right? Capable ka pa rin to fulfill the obligation in a normal manner. Kasi, pwede ka pa rin magbigay ng pera. Or, for example, walang tinukoy kung aling, hindi specific na, for example, magbibigay ako ng kalabaw. Okay. No, generic thing siya. Kalabaw lang ang sinabi. Any kalabaw would do. Basta, again, ano ba yung obligation when it comes to generic things? In generic things, yung obligation mo lang is to give that thing with the of a quality intended for its purpose, di ba? So if for example, ang usapan nyo lang ay magbibigay ka ng kalabaw na pangpastol,
Okay, the intention is pang ano siya, pang ay pang saka rather, kung any kalabaw na pwedeng pansaka will do. So sa hindi mo pwedeng sabihin na ay may fortuitous event. So hindi ko kayang magbigay sa iyo ng kalabaw. Eh well, you can have an other kalabaws to fulfill your obligation. Pero in the case kasi ng example natin kanina, yung nag-iisang pink na kalabaw sa bahay, we are referring specifically to that specific kalabaw. But if it is a generic thing, kunwari, cellphone, ganyan, you can always have a new phone, ganun. Or naka-reserve pera, well, you can always give money. Hindi niya napiprevent yung normal na pag ano mo, normal na pag-comply mo sa obligation mo. So in that case, kahit may act of man or act of God, pwede ka pa rin mag-comply sa obligation mo. This is in line doon sa general idea na the genus never perishes or genus non comperit. Anyway, ibig sabihin lang nun ay yung genus never siya it never perishes. A generic thing never perishes kasi meron at meron kang pwedeng i-substitute doon. Kasi nga yung generic nga. I mean, it could be anything na of a similar kind. Pero kung kasi kung specific kasi, merong specific na hinihingi. Merong you are referring to just one or just a selected group of things. Ano? So in that sense, kung nawala yun, hindi mo na ma-fulfill in the normal sense yung obligation mo. Therefore, you are excused from your obligation. So that is a very this concept of fortuitous event is very important specifically in obligations to deliver a specific thing. Ano? So again, in this lesson we learned about 1170, yung kung kailan ka liable for damages, fraud, negligence, delay, or contravention of the tenor. And also, we discussed yung fortuitous events, events which cannot be foreseen, or if it could be foreseen, hindi siya maiwasan, it's inevitable. We learned about the requisites of fortuitous event, and we also enumerated some of the types of fortuitous event, which are acts of man, and acts of God. So, this is lesson 4. Thank you. Have a nice day.